Ito na ang kinakatakutan ko, Janine, yung mga posibleng mangyari, at hindi ko alam kung kakayanin ko, pero ganun talaga ang buhay. May mga pangyayaring kailangan natin tanggapin, masakit man pero para sa ikakabuti ng lahat, at anuman ang kalalabasan nito kay Damian, alam kong posibleng hindi na niya tayo makilala, at masakit para sa atin at lalo na sa akin. At pasalamat tayo kasi isa din ito sa panalangin natin, na sana maalala na niya kahit kapalit na hindi na tayo makilala niya ulit, saad niya na naramdam ko ang sakit sa bawat pagbigkas ng mga salita. Nandito na kami sa ospital habang kami ni Yana ay nasa chapel. Sila Zuriel nasa ER kung saan hinihintay nila ang paglabas ng doktor. Wala ni isa sa kanila ang nagtanong sa amin ni Yana, sa ngayon hindi pa. Narinig rin namin na tinawagan ni Zuriel ang mga magulang nila ni William, na nasa ibang bansa ito ngayon dahil sa business trip. Sa mga narinig ko, hindi kailangan magtanong kung bakit kilala nila Zuriel si Kuya Damian, magkakaibigan sila, at Zuriel at Damian magkapatid. Maliit talaga ang mundo. Yana, nandito lang ako para sa iyo kahit anong mangyari, at gaya ng dati tayo pa rin ang magtutulungan. Ipanalangin natin na sana hindi tayo makalimutan ni Kuya Damian, lalo ka na dahil alam kong masakit kapag yun nangyari. Tatagan mo ang sarili mo dahil kung mahal ka niya, hindi ka man maalaala ng isip niya, pero ang puso mararamdaman na niya yun. Sa ngayon, mas isipin natin na maging okay na siya, maalaala na niya lahat at makabalik na sa pamilya na niya na matagal na nawalay siya, at panahon na lang makakapagsabi kung kayo talaga para sa isa't isa. Bata ka pa yan, marami ka pa maaabot sa buhay, para sa sarili mo at kay Lola, at tuparin mo muna mga pangarap mo. Saad ko, sa ngayon mas kailangan ako ni Yana, at saka ko naiisipin yung problema sa sarili ko, at alam ko malakas si Yana sa mga pinagdaanan namin. Alam ko kakayanin niya ito anuman ang kalalabasan. Huwag mo akong isipin, Janine, alam ko may problema rin kayo ni Zuriel, kahit hindi mo sabihin sa akin, alam mo ramdam ko, Janine, at kakayanin ko ito. Ngayon gusto kong harapin na mag-isa, nakangiti ito pero kita ko sa mga mata ang takot at lungkot. Alam kong kaya mo, Yana, alam ko matapang ka, pero tandaan mo, nandito lang ako para sa'yo, at sabay natin haharapin natin itong dalawa. Marami na tayong hinarap na pagsubok na magkasama at nakayanan natin ulit ito. Janine, kung sakaling man hindi tayo makilala ni Damian, gusto ko sana harapin ko ito mag-isa. Yung ako lang, Janine, at gusto ko matutunan na harapin ang problemang mag-isa, kasi hindi habang buhay magkakasama tayo, pero hindi ibig sabihin wala na tayong pakialamanan. Yung matuto tayo na harapin mag-isa, yung masabi mo balang araw na nalampasan kong mag-isa, at marami pang pagsubok ang darating na kakayanin ko ulit na hindi umaasa sa iba, kasi balang araw kung babalikan mo mga pinagdaanan, masasabi natin sa mga sarili, na kaya ko. Saad ni Yana, at naiintindihan ko siya at tama naman siya. Hindi sa lahat ng oras o habang buhay magkakasama kami, at kung yun gusto niya na rerespetuhin ko, siguro panahon na mag-isa naming harapin ang buhay, para matuto kami. Kung ano man ang desisyon mo, Yana, rerespetuhin ko, basta lagi mong tandaan na nandito lang tayo para sa isa't isa kapag hindi natin kaya. Ilang sandali na tahimik kami ni Yana. Magkahawak kamay kaming nanalangin. Kaya natin ito, sabay sambit namin dalawa at kasabay ng pagyakap ko kay Yana. Anumang desisyon ni Yana, iintindihin ko. Hindi ko maiwasang mapaluha. Nasa ganun kaming sitwasyon nang may maramdaman akong may tumabi sa akin, alam ko na kung sino kahit hindi ako lumingon, amoy pa lang, si Zuriel na. Baby, tawag nito sa akin, at hindi yun para sa akin, humigpit yakap ko kay Yana at kasabay ng pagbuhos ng mga luha ko. Nailipat na si Kuya sa private room, pwede niyo na siyang puntahan at naghihintay na sila, Thea, doon, wika niya. Dahil sa sinabi ni Zuriel, ramdam ko ang panginginig ni Yana. Humiwalay ako sa pagkakayakap sa kanya. Yana, let's go, iyaya ko sa kanya. Tangulang sagot nito sa akin. Naunang tumayo si Yana. Akmang tatayo na ako nang maramdaman ko ang braso ni Zuriel na pumulupot sa bewang ko, dahilan para mapalingon ako sa kanya. Pero walang lumabas na salita sa bibig ko. Inalalayan ako nitong makatayo. Hanggang makarating kami sa tapat ng kwarto ni Kuya Damian, wala sa amin nagsalita, at nanatili ang braso ni Zuriel sa bewang ko habang ako naman nakayakap mga kamay ko sa braso ni Yana. Dahan-dahang binuksan ni Zuriel ang pintuan. Bumungad sa amin ang nagtatawanan sila, Thea, napapalibutan nila si Kuya Damian. Base sa nadatnan namin, kahit hindi magtanong sa kanila, nakaalaala na si Kuya Damian. Tumiking si Zuriel, dahilan para mapalingon sila sa amin. Janine, Yana, sambit ni Les. Dapit kayo dito, segunda ni Thea. Lumapit kami. Kuya, do you remember them? Janine and Yana, sila ang tumulong at nag-alaga sa'yo, tanong ni Zuriel. Ramdam ko ang panginginig ni Yana. Naghihintay kami sa sagot ni Kuya, ilang minuto ito nakatitig sa amin bago sumagot. Lahat nag-aabang sa sagot niya.
No, sagot ni Kuya Damian, salitang dahilan para bumuhos ang mga luha ko, at hindi ko maiwasang mapahawak sa braso ni Zuriel, na agad naman ako nitong niyakap, at ito ang inaasahan namin mangyayari, pero mas masakit kapag nangyari na pala, at galing sa kanyang bibig. Kung masakit para sa akin, alam kong mas masakit para kay Yana, na natiling nakatingin si Yana kay Damian, hindi ito umiyak at nanatiling magkahawak kamay namin, pero ramdam ko ang paghigpit ng hawak nito sa akin. Humiwalay ako sa pagkakayakap mula kay Zuriel, pero nanatiling nakapulupot mga braso nito sa bewang ko. Yana, nag-aalala kong tawag sa kanya. Bumaling ito sa akin ng nakangiti, pero kita ang sakit at lungkot sa mga mata nito. Hindi man magtanong sila, Thea, alam kong alam nila ang namamagitan kila Yana at Kuya Damian. Inaasahan ko na ito, at inaasahan natin, masakit pero wala tayong magagawa, saad nito na pinipigilang mapaiyak. Bumaling ito ng tingin kay Kuya Damian. Lumapit ito kay Kuya. Hindi mo man ako maalaala Damian, yung mga alaalang pinagsamahan natin, at binuo nating pangarap na magkasama, mananatili yun sa isip at puso ko at mananatili ka sa puso ko. Alam ko darating ang araw na ito na babalik ang alaala mo, paunti-unti makakalimutan din kita, thank you kasi kahit alam ko panandalian lang yung relasyon na meron tayo, pinaramdam mo sa akin ang totoong pagmamahal sa katauhan bilang Damian. Masaya ako na nakabalik na ang alaala mo. Ito na ang huling pagkikita natin, I hope tuloy na maalala mo ang lahat, saad ni Yana sabay talikod kay Kuya Damian. Tumingin ito sa akin at mapait na ngumiti. Yana, tanging nasabi ko. Lumapit ito sa akin at yumakap. Magiging okay din ako Janine, at sa ngayon hayaan muna ako, huwag mo akong alalahanin kaya ko ito, bulong nito sa akin. Humiwalay ito sa akin mula sa pagkakayakap, at tuluyan na itong lumabas ng kwarto. Nang makalabas si Yana, kahit isa walang nagsalita. Pare-parehong nanatiling tahimik habang si Kuya Damian, nanatiling nakatingin sa pintuan kung saan tuluyan na lumabas si Yana. 2 linggo ang nakalipas, wala na akong balita kay Yana. Kinabukasan nangyari sa loob ng kwarto ni Kuya agad kaming bumayahin ni Flint pabalik ng Maynila na hindi alam ni Zuriel, na iwan ito sa hospital kasama sila Maro habang kami nila Thea umuwi sa private resort nila, bago umuwi ng Maynila. Kahit isang salita wala akong narinig kay Kuya Damian, hanggang makaalis kami ng gabing iyon. Pag-uwi namin ang hindi ko inaasahang balita mula sa aming kapitbahay na dinala sa ospital si Lola, dahil sa paninikit ng dibdib nito, may sakit ito sa puso. Agad kong pinuntahan si Lola at naiwan si Flint sa kapitbahay namin. Nang makarating ako sa ospital at sa kwarto nito, hindi ko maiwasang mapaiyak dahil sa aparatos na nakakabit sa katawan ni Lola. Ilang beses kong tinawagan si Yana, pero hindi ko makontak. Sa 3rd araw ni Lola sa ospital namatay siya na hindi man lang kami nagkausap dahil hindi man lang ito nagising simula nang dinala ito sa ospital. Sunod-sunod ang masasakit na pangyayari sa nakalipas na 2 linggo. Habang nakaburol si Lola, lagi kong tinatawagan si Yana, nagbabaka sakaling makontak ko pa rin siya para ipaalam ang nangyari kay Lola pero nabigo ako. Hanggang mailibing si Lola, hindi ko nakontak si Yana. Pasalamat ako dahil sa tulong ng mga kapitbahay, nairaos ang paglilibing kay Lola, nabigyan ng magandang libingan. Mag-isa kong hinaharap ang lahat. Wala akong pinagsabihan, dahil sa nangyari ng gabing iyon, pinangako ko na yun na ang huling magkakaroon ako ng koneksyon sa kanila. Ang huling balita ko lumipad patungong ibang bansa sila Zuriel at Damian kasama si Summer, para mapatingnan si Damian sa mga specialist doon, at doon na rin naghihintay ang mga magulang nila Zuriel. At ngayon kami na lang ni Flint ang magkasama. Pinagpatuloy ko ang karinderya na naipundar namin, pati ang talyer na pinamahala ko sa kaibigan ni Damian dito sa lugar namin, marami silang tanong sa akin kung nasaan si Damian, lagi kong sinasagot nagkaroon na offer na magandang trabaho sa kanya. Lagi kong pinapanalangin na sana nasa mabuting kalagayan si Yana, at si Kuya sana tuluyan ang gumaling. Mama, tawag ni Flint kakapasok lang nito sa karinderya, at kakagaling sa paaralan nito, at nang makalapit ito agad na yumakap sa akin. Sa mga nangyari, kay Flint ako kumukuha ng lakas, siya ang lakas ko. Kailangan kong maging matatag hindi lang para sa sarili ko kundi para kay Flint, para sa aming dalawa. House cool baby. Tanong ko dito at kinuha ang bag nito at iginiya sa lamesa kung saan nakahanda na ang kakainin nito. Sa mga nangyari, isang beses lang nagtanong si Flint about kila Yana at Damian kung nasaan ang mga ito, at gaya ng sabi ko sa mga nakakakilala sa kanila, nagkaroon ang mga ito ng magandang offer na trabaho. It's okay mama, nakakuha ako ng mataas na score sa exam namin. Matalino si Flint lagi ito nakakasama sa honor roll mana ata ito sa ama. Congrats baby. Salamat mama, after nito uuwi na ba tayo?
Yes baby, maya-maya lang maglaro ka muna, at nandyan sa labas yung bicycle mo pero dyan ka lang sa tapat ng karinderya, huwag doon sa park, don't go there Flint, paalala ko sa kanya. Okay mama, at pupunta naman dito si Mosh. Okay, finish your food, punta lang ako sa kusina, after you eat you can play outside. Yes mama, again Flint, huwag pupunta sa park. Opo, sad ni Flint na agad na rin akong tumayo para makapagluto ng huling lulutuin para sa pangmeryenda, magsisilabasan na ng mga empleyado. Habang nagluluto hawak ko ang baso may lamang tubig nang bigla ko itong nabitiwan, kasabay ng isang sigaw na narinig ko mula sa labas. Yung bata, sigaw ng boses lalaki, palabas na ako nang marinig ko nagkakagulo na at sinalubong ako ng isang waitress ko. Ate Janine, si Flint po, nauutol nitong sad. Anong nangyari sa kanya Claire? Nauutol kong tanong sa kanya. Nasagasaan ate, nanginginig na sad nito sa akin. Agad kong tinungo ang labas, hinawi ko ang mga taong nagkukumpulan at bumungad sa akin ang nakahandusay na si Flint na duguan. Flint, sigaw ko sabay takbo kay Flint. Ate Janine, ako muna ang magbabantay kahit ngayon lang gabi kay Flint, para makapagpahinga ka naman ng husto po, sad ni Claire sa akin kakarating lang nito. Siya ang naging kasakasama ko simula nang mamatay si Lola at katulong ko sa karinderya, at ang kapatid naman nito ang namamahala sa talyer. I want to help her, plano ko sana next year gusto ko siyang pag-aralin kaso nagkasabay-sabay ang hindi magagandang pangyayari, pero pinapangako ko papatapusin siya ng pag-aaral, but for now si Flint muna, kailangan niya maoperahan sa ulo dahil may namuong dugo dahil sa malakas na impact na pagkakabunggo sa kanya. Isang linggo na simula maaksidente, pero hindi pa rin nagkakamalay si Flint. Hindi nawawala ang kaba at takot ko sa sitwasyon ni Flint, sabi ng doktor kailangan maoperahan si Flint as soon as possible para hindi lumalala ang sitwasyon, problema ko malaking halaga ang kailangan at hindi sapat ang perang naipon ko. At isa pa, hanggang ngayon wala pa rin balita mula sa mga pulis, wala pang lead kung sino ang nakabangga, dahil ayon sa mga nakakita sinadyang banggain ang anak ko. Walang plate number na nakuha dahil mabilis ito sa pagpapatakbo ng sasakyan. Kung iisipin, wala akong nakaaway dito, simula nang pumunta kami ng Maynila. Hindi ko alam kung anong motibo. Gusto kong makuha ang hustisya para sa anak ko, pero hindi sapat ang pera ko, at mas kailangan ko ito sa pag-oopera kay Flint na kulang pa hanggang ngayon. Hindi ko alam kung saan ako kukuha, hindi sapat ang kita sa talyer at karinderya. Okay lang ako Claire, ikaw kailangan mo magpahinga kasi pagod ka sa pamamahala ng karinderya natin. Sapat naman po ang tulog at tinutulungan naman ako ng kapatid ko kung wala customer sa talyer, saad nito habang inaayos ang mga pagkain sa lamesa. Kaya ko naman dito Claire, gusto ko kasi kapag nagising si Flint, ako ang una makikita niya kaya ayaw kong iwan siya. Okay po ate, ikaw ang bahala, basta huwag ka lang magpalipas ng gutom, at baka ikaw naman ang magkasakit. Thank you Claire, don't worry, aalagaan ko ang sarili ko. Maiba ako saan ka kukuha ng pandagdag pampa-opera ni Flint, wala ka bang kaibigan na pwedeng makatulong sa'yo, except kay Yana at Kuya Damian, tanong niya. Wala kung meron man, hindi ako hihingi ng tulong sa kanila kasi hindi naman kami close, nakakahiya naman, sagot ko pero sila ang unang pumasok sa isip ko. Ate, hindi naman sa nakikialam ako, kaso kung sila lang naman yung mga kaibigan mong makakatulong sa'yo para kay Flint para maoperahan, why not, diba? Sa panahon ngayon kailangan mo ng kapalan ng mukha, lalo na buhay ang nakataya at utang naman, babayaran mo naman sila kahit paunti-unti, tumatakbo ang oras, sa ngayon wala pang complication, paano sa darating na mga araw na wala ka pang nakukuhang pera, alam kong madaling sabihin dahil hindi ako ang nasa posisyon mo, mahirap gawin pero para kay Flint makakaya mo gawin ate, at alam ko siya na lang meron ka bukod kay Yana at kuya mo na ngayon nawala na si Lola. My point si Claire, kakapalan ko muna mukha ko. Hihingi ako ng tulong kila Thea. Alam ko na ako hindi na ako sa kanila magpapakita pa, pero sila lang may kakayahan para matulungan ako, at kahit ano gagawin ko para kay Flint. I will try Claire na humingi ng tulong sa kanila, pero hindi ko alam kung matutulungan nila ako, pero maghahanap pa rin ako sa iba, sad ko na hindi ko mapigilang mapaluha. Hindi ko alam ngayon, mga nakaraang araw lagi na lang ako emosyonal na hindi ako ganito. Yung nakabundol kay Flint, pumunta ako sa pulisya pero wala pa rin silang lead, hirap kasi sa gobyerno natin kapag mahirap ka hindi kanila ipapapriority, kesyo wala kang pambayad. Kaya minsan din na dahilan na lang nilang wala pang lead ganito ganyan, at kung sana mayaman na lang tayo ano ate, pero mahirap tayo eh. Bahala na ang Diyos sa kanya kung sino man ang gumawa sa anak ko, at gustuhin ko man makuha ang hustisya wala tayong magagawa, ayaw ko i-risk ang pera na pampa-opera ni Flint, darating ang araw makukuha rin namin ang hustisya, hindi man sa ngayon.
Pero sino kaya may gawa ano? Palaisipan pa rin sa akin kasi ang bait mo, wala ka naman siguro nakaaway para gawin yun sa anak mo po. Wala Claire, ewan ko ba at kung sadya man o hindi, bahala na si God, ang importante buhay ang anak ko. Buti na nakakatulog pa ng mahimbing ang gumawa noon kay Flint, batang walang kamuwang-muwang, buhay talaga nga naman, kadalasan sa sobrang saya mo na may darating palang masakit na pangyayari, at mas masakit kung importanteng tao sa buhay mo ang nasaktan. Malalagpasan rin namin ito Claire, tara na kumain na tayo, uuwi ka pa ba kagabihin ka sa daan, mahirap na wala pa naman si Clarence para sunduin ka, overtime na naman sila. Sige para makapagpahinga ka na rin ate, namumutla ka na. Masaya kami nagsalo ni Claire ng hapunan sa kabila ng mga nangyari, heto matatag pa rin ako kahit minsan gusto ko na rin sumuko pero hindi pwede dahil kay Flint. Matapos kumain agad naman iniligpit ni Claire pinagkainan namin. Hindi ko na ito natulungan dahil bigla na lang akong nahilo. Ate, samahan ko na kasi kayo dito, uwi na lang ako ng maaga bukas, at para makatulog kayo ng maayos, nahihilo ka na dahil kulang sa tulog ka. Huwag na, kaya ko naman, at baka nalipasan lang ako ng gutom, pero okay na ako ngayon, pwede ka na umuwi Claire. Okay, hindi na kita pipilitin pa, basta tawag ka lang kung kailangan mo ako. Oh Claire, thank you at huwag mong kalimutan mag-lock ng pinto ng bahay, yung gate lock mo rin, may susi naman si Clarence, paalala ko dito, sa amin na rin kasi nakatira ang magkapatid at kambal sila. Pareho na sana mag-high school ang dalawa ngayong pasukan, pero dahil namatay mga magulang hindi na nakapagpatuloy. Opo ate, siya nga pala may nag-deliver nito sa karinderya, at walang sabi kung kanino galing, basta ibigay daw sa'yo, saad ni Claire habang may kinukuha sa bag nito, isang envelope at inabot ito sa akin. Kanino kaya ito galing, walang man lang impormasyon, sa isip ko. Mauuna na ako ate, ingat ka dito, tawagan mo ako kapag kailangan mo. Oo Claire, salamat ulit at ingat ka din sa pag-uwi, yung mga bilin ko huwag mong kalimutan. Opo sige, alis na ako, paalam nito at tuluyan nang umalis ito. Nang makaalis si Claire, agad kong binuksan ang envelope. Larawan ko noong high school graduation, pero ang kinatawag ng pansin ko butas ng larawan sa may nuo parang pinaputukan ng baril. At sa likod nito may nakasulat. Nagsisimula pa lang ako Janine, susunod pa, kung ako sa'yo babalik na lang ako sa pinanggalingan mo. Agad kong nabitiwan ang picture. Takot at kaba ang naramdaman ko kasabay ng panginginig ng katawan ko. At dito na po, nagtatapos ang part 12 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.